Naalala mo ba nung una kang nagmaneho? Habang kinakabahan para sa kanyang buhay, ang iyong driving instructor o marahil ang iyong tatay. Simple lang naman ang kailangan mong gawin. Paandarin ang sasakyan nang hindi nawawasak ang iyong sarili at ang mga taong nasa iyong paligid. Musta ka, Tanglaw? Matagal na panahon ka man ang nagpapaikot-ikot ng manibela. Minsan tingin mo, kailangan mo pa rin ng ilang tips upang mas mapahusay ang iyong pagmamaneho. Aba, sagot namin kayo. Papasadahan natin ang 10 nakapananabik na tips upang mas maging ligtas at ka-enjoy-enjoy ang iyong biyahe. Gusto mo bang maging pro sa pagmamaneho? Siguraduhin manood hanggang dulo upang wala kang makaligta ang mahalagang tips. Bakit hindi ka na rin mag-subscribe upang wala kang mapalampas na iba't ibang tanglaw sa pambihira man o sa araw-araw? Ang 10, kumuha ng defensive driving course. Lahat ay pwedeng kumuha ng karagdagang mga kurso upang paigtingin ang kanilang kakayahan. Ang mga kursong defensive driving ay hindi lamang para sa mga baguhan, ngunit pati na rin sa kahit na mahuhusay ng tsuper. Ang maganda sa mga ito, maaari mo itong kuhanin online at nagkakahalaga lamang ng higit kumulang 1,500 piso. Subalit, tipid na yun, ha? Ngayon, mas mapapadali ang pag-dismiss ng iyong traffic ticket at makatitipid ka ng hanggang 10% sa car insurance. Mababawasan rin ang iyong tara ng violation sa iyong driving record. Hindi na masama, ano? Kahit patingin mong alam mo na ang lahat ng kalakaran sa trapiko dahil nagmamaneho ka araw-araw, minsan, nababaon ang iba sa limot at hindi mo mahuhulaan kung kailan mo sila kakailanganing muli. Makatutulong ang mga kursong defensive driving sa pagpapaalala sa iyo ng ukol sa pagkakaiba ng DUI at DWI at kung bakit hindi mo sila dapat gawin. Iyan at marami pang mahalagang bagay. Walang masamang magnais na iligtas ang iyong sarili at iba pang mga kapwa driver mula sa kapahamakan. Walang matanda-matanda o tali-talinuhan sa pag-aaral, mabuhay at matuto. Ang 9, preno gamit ang kaliwang paa. Ito marahil ay isang bagay na itinurong huwag gagawin nang ikaw ay kumukuha ng mga driving lesson. Hindi nga ito kapanipaniwala kung tutusin. Subalit, isa pala itong trick na ginagamit ng mga auto racer. Ginagawa nila ito upang makatipid ng panahon dahil mahalaga talaga ito sa kanila, ano? Hindi nila gustong mag-aksaya ng iilang segundo sa paglipat ng kanang paa sa preno. Sa pag-brake gamit ang kaliwang paa, nagagamit nila ang brake at gas ng sabay. Mahirap ang teknik na ito na nangangailangan ng regular na practice, subalit sulit naman sa huli. Kahit hindi ka nagbabalak na maging auto racer, makatutulong ito sa iyo sa oras ng emergency. Gamit ang teknik na ito, makaliliko ka ng mabilis sa pamamagitan ng pagpapanatili ng engine speed habang imine-maintain ang parehong driving speed habang kinukontrol din ng manibela. Ang 8, humanda ng parehong bilis ng ibang sasakyan. Lahat ay naturuan ng rule na ito sa driver education, subalit hindi lahat ay sinusunod ito. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa iba pang mga kotse, hindi ito ang tamang oras at lugar. Upang ipakita ang superioridad ng mga hari-harian sa daan, ay nagpapabagal sila o nagpapabilis kumpara sa ibang sasakyan. Mukhang nakalilimutan nila ang panganib na maaari niyong dalhin at aksidenteng ibunga. Kaya naman sa pagpili ng iyong bilis,
ikonsidera muna ang bigat ng trapiko. Suriin kung kaya mo itong pagpasensyahan at palaging mag-ingat. Hangigap ito. Panatlihin ang mga kamay sa steering wheel sa tamang posisyon. Sa loob ng maraming taon, itinuro ng mga instructor sa mga mag-aaral na panatilihin ang kanilang mga kamay sa manibela sa 10 at 2 o'clock position. Ngunit nitong mga nakalipas na 4 na taon, kanilang in-update at inabisong ibaba pa ng kaunti ang mga kamay sa 9 at 3 o 8 at 4. Bibigyan ka nito ng higit na kontrol sa pagmamaneho. Sumakit na ba ang mga kamay mo matapos ang mahaba-habang pagdadrive? Ito ang magandang balita. Ang bagong itinurong posisyon ay sharing pinakamabisa upang mapanatiling relax ang iyong mga muscles. Ang trick na ito ay magbibigay sa iyo ng mas magandang karanasan sa pagmamaneho. Ang ika-anim, control under steering and over steering. Ang mga kaso ng understeering sa unang mga gulong ay bumabawas sa lakas ng sasakyan sa kalsada tuwing liligo. Ganito rin sa rear tires kapag nag-o-oversteering dahil sa bilis at dulas, lalo na sa mayelo o basang kalsada. Huwag masyadong humarurot sapagkat ang pagmamaneho ng may katamtamang bilis ay makapagliligtas sa iyo sa maraming disgrasya ng under and over steering. Pantayin lamang ang mga may kaso ng under o over steering. Huwag na huwag magpapakawala ng gaas o tumapak sa brake pedals ng mabilis. Teka, ngayong nasa kalagitnaan na tayo ng listahan, mayroon ka na bang natutunang bago na gusto mong subukan? Share nyo naman dyan sa comment sa baba. Manatiling manood hanggang huli upang malaman kung ano ang heel to toe, downshifting at ang pag-adjust ng side mirror na magliligtas sa iyong buhay. Ang ikalima, mag-park ng wasto. Anong pinakamapanghamo na bahagi ng pag-aaral magmaneho? Karamihan sa mga tsuper ay sasabihin ito ay ang pagpapark ng paralel, gaya ng nasa video na ito. Kung sumasang-ayon ka sa kanila, hooks lang yan. Marahil ay nanood sa iyo kung bakit nga ba gano'n na lamang kahalaga ang parallel parking. Masyado itong nakauubos oras at nakalilito. Kung marunong kang mag-parallel parking ng mabuti, hindi ka na matatakot sa mga siksikang parking slot. Saka mas magiging kumpiyansa ka magmaneho gamit ang reverse. Kapag na-master mo na ito, marunong ka nang mag-park ng kahit anong behikulo sa ilang segundo lamang. Practice-practice lang. Kung komplikado pa rin ito sa iyo, ang mga parking sensor ay sulit namang bilhin na magagamit sa parehong forward at reverse na pagkakataon. Ang ika-apat, gamitin ang handbrake. Hindi lang yan display dyan. Upang mag-handbrake, isipin mo na lamang na ang technique na ito ay para lang rin left foot braking. Ginagamit ito madalas ng mga auto racer dahil nakatutulong itong mapanatili ang momentum sa mahirap na pagkakataon. Marami sa mga ito ay nangyayari sa racing track kapag inilalak ng mga racer ang rear wheels upang pahintuin ang kotse at iliko ito sa tamang direksyon nang hindi nababawasan ang bilis. Sa racing, bilis ang mahalaga, hindi ba? Muli, ang trick na ito ay hindi lamang para sa mga nangangarera. Makatutulong rin ito sa iyo sa oras ng emergency o kailanganin biglang lumiko. Subalit, huwag namang masyadong mayabang at gawin ito sa tuyong aspaltong kalsada kung ayaw mong maluma agad ang iyong mga gulong. Ang ikatatlo, gamitin ang heel-toe downshifting.
Mukhang sumasayaw ang iyong mga paa sa pagtapak ng mga ito sa gas at brake. Subalit, malaki ang tulong ng teknik na ito. Ito ay ang pag-shift ng transmission pababa mula sa mas mataas na gear papunta sa mas mababa. Sa pagtapak sa gas pedal gamit ang iyong sakong at mga daliri ng sabay, nababawasan ito ang oras na kinakailangan sa pag-shift ng gears. Iniibsan ito ang pag-unload ng mga gulong sa gear upang mas mabilis at mas suwabe ang downshifting bago lumiko. Higit sa lahat, mas tatagal ang buhay ng iyong transmission sa paggamit ng teknik na ito. Ang ikalawa, pantayan ang kotse sa malayo. Anong kadalasan mong tinitingnan habang umaandar sa pag-usad-pagong sa trapiko? Malamang ang mga sasakyang malapit sa iyo. Mainam at mahalaga nga ito para sa iyong kaligtasan. Subalit, mahalaga ring tumanaw ka sa unahan. Kung napansin mo ang brake lights, isang kapat na milya sa unahan mo, makatitipid ka ng ilang panahon upang ihinto na ang iyong sasakyan at huwag makabangga. Kahit pa ikaw ay bihasang bihasa na bilang driver, maging alerto pa rin. At mag-focus. Ituon ang iyong atensyon sa kalsada dahil hindi mo inaasahan na maaaring mangyari. Ang pinakauna, i-adjust ang mirror ng hindi nakasisilaw. Ang pagiging bihasang tsuper ay una sa lahat. Paninigurong ligtas ang pagmamaneho. Hindi mo ito maisa sa katuparan kung ang mga side view mirror ay hindi maayos na naka-adjust. Kung ang side mirror ay nakabubulag dahil sa refleksyon ng iyong sasakyan, ibig sabihin lamang ay hindi mo nagagamit ng tama ang salamin. Upang i-adjust ng maayos ang side view mirror, tandaan ng ilang simpleng rules. Ang driver side mirror ay dapat nireflect ang 1/4 lamang ng sasakyan na mahagi ng rear ring. Ang passenger side mirror, gaya ng driver, ay 1/4 lamang rin ang rear ng behikulo ang nire-reflect. Sa cabin rear view mirror naman, kailangan itong i-reflect ang rear window sa gitna nito. Ayan lamang sa ngayon. Kung nag-enjoy ka at namangha, huwag kalimutang mag-iwan ng thumbs up at i-share sa pamilya at mga kaibigan upang magsilbing tanglaw tungo sa kaalaman. Takits! Bum 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 b